Is PD 1994 really applicable to Marcos's Comelec slash tax case? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung petition to deny due course na final nila Father Benafe and others laban kay Bongbong Marcos. Ang gusto nila, ipa-cancel yung certificate of candidacy ni Bongbong for president. Alright. Paano siya ma-perpetually disqualify from holding public office when the condition for perpetual disqualification eh dapat public official siya, eh hindi nga siya public official noon, tinanggal nga ni Cory eh, di ba? Na sobra pong obsessive compulsive, so kinalkal ko palalo, pero feeling ko last na to kasi pagod na ako eh, dahil lang na request ninyo na i-discuss ko to. Sige, let's go. I-explain ko to ng mas maintindihan ng karaniwang tao imbis na yung sobrang daming English. Okay, let's go. So kanina may pinost ako eto, papaliwanag ko sa inyo ng plain na Tagalog. Well, Taglish, hindi ko naman matatagalog lahat kasi tao lang po ako, bakla pa. So may pinost ako, share, Firefox, para ano, up to speed kayo, ha? Alright, share. Whew, nakapagod to. Hindi kasi alam nyo, pag ang problema ko kasi guys, sasakit ko talaga, pag may isang topic na sobra ako na interesado, hindi ko talaga siya binibitawan hanggang mabugbog ko ng todo yung topic. Eh, eto na yung topic na yon. So, pa-share nga muna ng live para dumami-dami yung manood at ang isang bagsakan na lang. Alright, so ito yung post. Yung tanong ko dito, guys, is PD 1994 really applicable to Marcos's Comelec slash tax case? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung petition to deny due course na final nila Father Benafe and others laban kay Bongbong Marcos. Ang gusto nila, ipa-cancel yung certificate of candidacy ni Bongbong for president. Alright. Certificate of candidacy ni Bongbong for president. Ngayon, eto na. Bigyan ko kayo ng backgrounder. Nga. Ang pinaka, nung, ang issue, ang initial na issue, guys, hindi nag-file si BBM ng ITR, hindi daw nagbayad ng tax noong for the years 1982, 83, 84, 85. So ibig sabihin, yung mga years na yon, pag nag-file ka ng tax, 3 months later, sa April of the next year. So yung 82, 83, 84, 85, i-final dapat yon 83, 84, 85, 86, April, respectively. Halimbawa, ngayon, 2021 ngayon, tapos mag-file tayo ng ITR next year. Ang for yung lahat ng kinita natin for 2021, yung ITR natin, ipa-file natin April 2022, 'di ba? Alright, ngayon, eto na. Ang sabi ko dito, dahil ako'y pathologically obsessive compulsive, here we go. Huwag po kayong mag-alala kasi sa buong discussion na to, which will last for about 20 to 30 minutes lang naman, hindi po ako magsasite ng Wikipedia, hindi po ako si Attorney Teodorte, ha, ng UP Law, hindi po ako yon, hindi po ako mag-Wikipedia, okay, mag-alala. So ang core question natin, guys, ay, ano ba ito, pati kita, wait, ayan, ang core question natin, guys, ay applicable ba kay Bongbong Marcos yung perpetual disqualification for public office dahil hindi niya final yung kanyang ITR noong filing date sa April 1986. Okay? Alright, umpisahan natin, gawin natin systematic, ha? First, 8 kaso ang i-final laban kay Bongbong Marcos in relation to his income taxes from 1982 to 1985. 4 na ITR yon, 4 na taxes. Ngayon,
bawat isa doon, dalawang counts yung idinemanda sa kanya. Ay bali, isang count. Bali, bawat isang ITR niya, may isang count ng non-filing ng ITR, may isang count ng non-payment. Okay? So, basahin ko lang ha. Walong kaso ang final laban kay Marcos in relation sa kanyang ITR, income taxes, from 1982 to 1985. Para sa bawat filing year, chinarge siya ng isang count ng Section 45 ng National Internal Revenue Code of 1977 at isang count ng hindi pagbabayad ng deficiency taxes under Section 70 of the same code. Yung NIRC yun yung National Internal Revenue Code. Alright. Ngayon, noong 1997, yung Court of Appeals, inacquit si Bongbong dun sa non-payment. Ha? Inacquit siya sa non-payment. Dila, ibaban ko to. Ano mga plain na yan? Baban ko yung plain na yan. Guys, huwag na kayo mag-joke. Seryoso tayo rito. Sa kanila tayo baklaan, bukas na lang. Okay, ganito. So, yung Court of Appeals, noong 1997, inacquit si Bongbong sa lahat ng counts ng non-payment. Pero in-uphold yung kanyang conviction para sa non-filing. Alright? Non-filing. Ibig sabihin po nun, hindi lang niya pinasa yung ITR form pero binayaran niya yung tax. So doon siya nadali sa hindi pagpapasa noong form. Ngayon, yung pinagpuputok ng butse ng mga kalaban ni Bongbong ay yung Presidential Decree number 1994. Kunin ko lang yung link. Presidential Decree number 1994. Ito. Follow link. Okay. Ito po yung Presidential Decree number 1994. Ito ang title po ay Further Amending Certain Provisions of the NIRC. So basically po yung PD 1994, amendment lang to dun sa 1977 tax code. Okay? 1990. Ngayon, Control F per okay. Dito po sa may bandang Section 40, tama, Section 40 ng PD 1994, meron po di, ito yung pinagpuputok ng butsi ng lahat. No. If he or she, mali, if he is a public officer or employee, he shall be perpetually disqualified from holding any public office. Yun yung sinasabi ha. If he is a public officer or employee, he shall be dismissed from the public service and perpetually disqualified from holding any public office. So ang sinasabi po noong petition to deny due course laban kay BBM, eh dahil siya ay public officer, disqualified na siya from ever running. So hindi na siya pwedeng tumakbong presidente. Yon yung according daw sa PD 1994. Alright, balik tayo sa post. Nasaan na ba ako? Ayun. Ngayon, ang Presidential Decree number 1994 na nag-amienda, nagbago doon sa 1977 na tax code ay effective po January 1, 1986. Ito po, nakatingin ako sa PD 1994 ngayon, doon sa pinakadulo, Section 49. Ayun, yung part na to. Ang sabi po rito, this decree shall take effect on January 1, 1986. Alright? Sa batas guys, lalo na po pag tax law, wala pong retroactive application ng batas. So ibig sabihin, may nag-text sa akin. Okay, so ang ibig sabihin guys, ang tatamaan nito ay lahat ng mga violation na mangyayari on or before New Year 1986. Alright? So lahat ng violation from January 1, 1986 onwards. Yun lang ang tatamaan. Kasi nga po, hindi ka po pwede yung ginawa mo yung may ginawa kang act ngayon, tapos bukas may batas na bago, tapos ikukulong ka sa batas. Eh, madaya yun. No. All right, ngayon eto na. So nasa batas po 'yan, no ex post facto law
shall be enacted. Nasa saligang batas po, 1987 Constitution. Actually, nasa Constitution po siya ng basically bawat sibilisado bansa sa buong mundo. Meron po na mga exception yung retroactivity ng batas, pero pag sa tax law, hindi po nag-a-apply karaniwan yun. Puro mga remedial lang. Yung mga alam niya, para lang maayos lang yung sistema. Pero yung titirahin ka ng isang penal law na ganito, na may punishment, ay, labo yan. Okay. So, going back dun sa discussion natin, guys, ang pinag-uusapan natin dito ay yung non-filing ng ITR ni BBM na kinumit niya 83, 84, 85, 86. E kailan ba naging applicable yung perpetual disqualification? 1986. So yung 83, 84, 85, hindi yan tatablan ng perpetual disqualification kasi wala pang perpetual disqualification amendment noon. So ang tatamaan lang kung sakali ay iyong ITR niya na final niya dapat noong April 1986. Okay? April 1986. All right, next. Ang problema, 3 months, 2 or 3 months prior, February 1986, nangyari po yung EDSA Revolution. No. Diba, nag-EDSA Revolution noon? Tapos po, ang isa sa mga side effect, isa sa mga effect ng EDSA Revolution, inilipad po ng Hawaii ang gobyerno at according po sa Supreme Court case say ano po ng Estrada versus Desierto. Ayun ang nakalagay doon, Estrada versus Desierto number 5. Hold on. Number 5. Follow link, control F, EDSA I. Ayan. Sabi po sa Estrada versus Desierto, describe po ng Supreme Court. Hindi po ito obiter ha, hindi po ito yung in passing lang ha. Ito po yung mismong dinidiscuss ng Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema sa Estrada versus Desierto, EDSA 1 involves the exercise of the people power of revolution which overthrew the entire, which overthrew the whole government. Tagalogin ko ha, ang sabi po ng Korte Suprema, ang EDSA 1 ha, ay gumamit po ng kapangyarihan ng taong bayan na mag people power para itumba ang buong gobyerno. Okay, tandaan nyo yan at balik tayo sa discussion. So ngayon, nandun na tayo sa tinumba yung buong gobyerno, no? Ngayon, nung panahon na itinumba yung buong gobyerno nun, governor ng Ilocos Norte si Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong. Ha? Makinig mo muna kayo, dami niyong mamaya makinig nga muna kayo. Eh gusto niyo kayo na lang mag-discuss. Guys, napapagod na rin ako ha, kasi yung OC ko nakapagod rin. Huwag nga muna kayo maingay, dami niyong hindi naman kayo nag-research. Kayo maingay dyan. Okay, tuloy. Hindi kung may sarili kayong post, dahil post niyo. Mario Joseph, dami niyong kuro-kuro, di naman nagbasa. Tuloy. Okay, eto na. So, nasa na ba ako? Ayan, wala tuloy ako. Alright. So, noong February 1986, itinumba ang buong gobyerno. Tapos naupo si Cory. Okay? February 1986. Kung itinumba ang buong gobyerno, edi ibig sabihin, according sa Supreme Court, ha, whole government raw. So kasama doon, pati ang mga governor. Governor si Bongbong noon. So tinanggal din si Bongbong bilang governor. So ibig sabihin, noong People Power Revolution, right after that, end of February, hindi na governor si Bongbong Marcos. Ibig sabihin po noon, nung dumating na yung deadline niya na mag-file ng income tax return noong April 1986, hindi na siya public official, hindi rin siya public employee dahil itinumba nga sila, tinanggal nga sila ng EDSA Revolution. Ngayon, yung PD1994 na nag-amyenda sa tax code, ang sabi po ng PD1994 ay
kung ikaw ay government official na lumabag, perpetually disqualified ka. May malaking kung. Ang kung doon ay kung ikaw ay government official. Ang problema, yung act ng paglabag noong April 1986, ay kinumit, sabi natin kinumit ni Bongbong, yung hindi nag-file ng papel na ITR. Pero, hindi naman siya government official, hindi siya government official nung ginawa niya yun. So, paano mo ma-activate yung clause na to, na perpetual disqualification? Gets niya? Paano siya ma-perpetually disqualify from holding public office when the condition for perpetual disqualification eh dapat public official siya, eh hindi nga siya public official noon, tinanggal nga ni Corey, eh, di ba? Yun yung una. Na, number two, yung PD 90, yung ano po, so sabi ko, all right, yung palang may problema na. Yung pangalawang issue, yun pong kaso na to, na tax case, umabot ito hanggang Supreme Court pero withdraw sa Supreme Court. So ibig sabihin, dalawang levels lang ng korte ang inabutan nito. Una, yung Regional Trial Court. Pangalawa, Court of Appeals. Okay, kasi i-appeal mo sa Court of Appeals eh. Alright, first, noon pong ginudge siya na guilty ng Regional Trial Court. It was in 1995. July 27, 1995, according doon sa mismong complaint, doon sa petition to deny due course, nandun mismo sinasabi nila July 27, 1995, na na-convict si Bongbong Marcos. So, eh ang problema po, si Bongbong, congressman ng Ilocos Norte from 1992 to 1995, at ang kanyang termino bilang congressman ay natapos June 30, 1995. Tumakbo siya ang ano, tumakbo, alam po natin lahat, tumakbo din siyang senador noong 1995, kaya nga ay natalo. So ibig sabihin po, pagkatapos ng June 30, 1995, hindi po siya government official kasi nga natalo sa eleksyon. That is, nung ni-release yung RTC decision, he was not a government official, he was not a public employee. Okay? Tapos, inapila pa rin niya to sa Court of Appeals kasi di ba kinonvict on all counts. Tapos, yung Court of Appeals na mga decision, dalawa yun eh, pareho po yung inilabas 1997. Ang problema po, from di ba, ang election 1995, natalo si Bongbong. Eh, kailan ba yung susunod na election? 1998. E di ibig sabihin po noon, noong 1997, noong inilabas ng Court of Appeals yung desisyon, hindi pa rin siya government official noon. Dahil nga talo pa rin siya noon sa senatorial election. He was neither a government official nor an employee. So ibig sabihin noon, isuma total natin guys. First, noong time na kinumit niya yung hindi pagfa-file ng ITR in April 1986, hindi siya government official. Noong inilabas ang Regional Trial Court decision, hindi rin siya government official. Noong inilabas yung Court of Appeals na decision, hindi rin siya government official. Eh ang tanong, paano ka madi-disqualify under the tax code? Paano ka ma-absolute perpetual disqualification? Eh kailangan doon government official ka. Eh hindi nga siya government official noon. So paano mo i-apply? Gets? Tapos, ang isa ko pang pinagtataka dito, sabi ko nga rito eh, kung hindi siya public official at hindi rin siya public employee sa lahat ng mga relevant na points in time, from the time that he allegedly committed the crime, to the time that the RTC decision was handed down, to the time na ilabas yung eventually ay naging final and executory na decision ng Court of Appeals, lahat ng time na yun, hindi siya government official. So paano mo may apply kay Bongbong at that time yung clause na kung government official ka, disqualify ka, perpetual? Eh, hindi mo ma-apply yun. Diba? Tapos, gusto ko ding linawin na noon pong March 12, 1986,
ano po ito ah, yung ang alam ko deadline ng filing noong 1986 mga April 15, yung mid-April 1986 yung deadline ng filing ng ITR. Noong March 12, 1986, naglabas si Cory Aquino ng executive order. Saan ba yun? Hindi yan. Ito. Follow link. All right, executive order number 2. Dated March 12, 1986. Basahin ko po ah, ito yung medyo madugo na part. Ha? TP, baka naman na-committed yung crime, government official pa siya. Eh di ba nga na-commit yung crime April 1986? Eh nung February nga natanggal na siya sa gobyerno. So hindi siya government official noong April 1986. Kasi di ba sabi nga doon sa Estrada versus Desierto, in-overthrow yung buong gobyerno. So, nung February, hindi na siya governor. Gets nyo? Alright, balik tayo. Executive Order number 2, March 12, 1986. Ito po ay inilabas ni Cory Aquino. Ang title po, regarding the funds, monies, assets, properties, at chuchu Marcos family. That includes Bongbong Marcos. Alright, may whereas, niya amo na yun. Doon tayo sa mismong utos. Ito yung inutos ni Cory Aquino noong March 1986. 1 month bago rin sa deadline ng ITR filing. First, i-freeze lahat ng assets ng mga Marcos kasama si Bongbong. Pangalawa, pagbawalan ang lahat ng tao na pakialaman ang pera ng mga Marcos. Ibig sabihin, hindi sila pwede mag-power of attorney. Among other things. Third, i-require ang lahat ng mga tao na may pagkakaalam kung nasaan ang yaman o pera ng mga Marcos na i-require sila na ipaalam sa gobyerno. At number 4, pagbawalan ang buong pamilya Marcos kasama si Bongbong doon na gamitin yung kanilang mga assets, whether local or abroad. So, ang sinasabi ko po dito guys, noong Marso, pinagbawalan mo si Bongbong na gamitin kahit piso ng pera nila. Kahit piso. March 1986. Tapos, April 1986, 1 month later, ang inaasahan mo, mag-file siya ng income tax return, samantalang panggasolina lang niya ng kotse, wala. Dahil pinagbawalan mo nga siyang gumastos si ano? From ano? Lalakarin niya hanggang BIR? Hanggang tubig niya na iinumin, wala siyang pambili. Tapos, common knowledge po na immediately after nung EDSA Revolution, inilipad sila sa Hawaii. February 1986 yun, or about 2 or 3 months bago yung deadline ng ITR filing. So, ang eksena guys, kung 2 to 3 months bago ng ITR filing, pinalayas mo sila papuntang Amerika, tapos, wala man lang sila ni passport, ni visa sa Amerika, wala sila. Kasi naka-diplomatic ano sila nun eh, passport dahil presidential family. Eh di ba nga, invalid na yung passport nila nun dahil hindi na sila presidente, Kembot. So, ang sinasabi nyo ba rito, ang sinasabi ba natin, eh, ang lumilitaw dito guys, yung gobyerno ng Pilipinas, financially at physically, eto pa, wait, di ba nandun sila? O di sana ba man lang? Oh, eh ba't di ka umuwi nung March kung pinalayas ka nung February? Eh guys, nandun po sa Supreme Court decision, ano po, sa Manglapus case, wait lang. Ito oh, Marcos versus Manglapus, yung gustong-gusto na nila umuwi. Ito po, Ferdinand Marcos family, kasama po rito si Bongbong. Ayun oh, Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ito? Yung kaso po sa Supreme Court, GR number 88211. Ina-affirm po nito na hindi sila pwedeng umuwi. In as late as 1989. So, ang pampunto rito, guys, ayaw silang pauwiin. So, kako, yung gobyerno ng Pilipinas at that time, pinrevent si Bongbong Marcos physically and by EO2, financially, na mag-file ng ITR. Tapos ngayon, paparusahan mo siya dahil sa bagay na pinilit mo siyang gawin o bagay na pinagbawalan mo siyang gawin.
Nasaan ang pag... Gets nyo? Pinalayas nyo sa Amerika, fin-risk nyo yung assets. Dalawa yung levels ng rebuttal ko dito eh. Una, hindi na po siya government official noong April 1986. Kasi according po sa Supreme Court decision on Estrada, Joseph Estrada versus Anyano Desierto, na ombudsman ng panahon noon, panahon na yun nagkadimandahan na yun, sinabi po ng Supreme Court, EDSA 1 overthrew the whole government. So that includes Bongbong Marcos. So and when did EDSA happen? Before the deadline of filing. So on the deadline of filing, right, the day after, when he violated the rule na dapat ay magfa-file ka ng ITR, hindi ka na government official. Now, yung PD 1994 which amended the Internal Revenue Code, ang requirement po dun guys, government official ka para ma-perpetually disqualify ka. Eh, hindi ka nga government official noon. Yun yung una kong point. Yung pangalawa kong point, bakit mo i-judge sila na guilty nang hindi pag... Ba't mo i-judge si Bongbong ng guilty nang hindi pagfa-file ng ITR kung yung gobyerno nga mismo na magja-judge sa kanya, e fin-raise lahat ng assets niya na hanggang pamasahin niya sa jeep, wala. Bukod pa doon, in-exile niya sa Hawaii, hindi sila makauwi at ayaw niyong pauwiin as affirmed by the Supreme Court itself. So basically, what we're doing right now is the government preventing the Marcoses physically and financially from filing the income tax returns and then punishing them for it. Nasaan ang pagka-humane nun? Questions. 5 questions. Ano, tigilan niyo ako, ha? Aba, ayawang ko lang, ha? Ako, hindi ko gagawin to. Ako, high blood ako kay Lenny Robredo, pero hindi ko to gagawin kay Lenny Robredo. Hindi ko to gagawin. Tsumamba ako 20, 30 years from now, bigla ako maging presidente ng Pilipinas na hindi naman mangyayari, pero kunwari lang. Hindi ko gaganituhin sila Aika. Hindi ko gaganituhin yung mga sila Jillian, yung mga anak ni Lenny. Eh, ayos na, wala sila sa gobyerno. Ayos na yun. Pero yung, iipitin ko sila para hindi sila makakomply sa batas, ako mismo mag-iipit, ako yung gobyerno. Tapos, pagkatapos, didemanda ko sila at ikukulong dahil sa kasalanan, na ako, kasalanan nila na ako ang may dahilan. Yehey! 5 questions. Dismiss daw yung petition TP kasi lumagpas na sa deadline. Procedural lang yan. Hindi ako masyadong naniniwala sa procedural. Mga technicality. Ayokong technicality. Pababaw lang na depensa yun. Kagigil sila, no? Hindi kasi hindi na to pinag-uusapan dito yung Marcos versus Aquino. Wala na tayo rin sa ganung usapan na pinag-uusapan dito, guys. Paano pag ikaw ay lumaban sa gobyerno, pwede na lang gawin sa'yo to? Yung pipigilan ka physically and financially na mag-comply sa iyong mga obligations as a citizen, gobyerno mismo ang pipigil sa'yo na sumunod sa batas. Tapos, ang ending, ididemanda ka at ikukulong ka ng gobyerno dahil sa pagkatapos na sila mismo yung pumigil sa'yo na sumunod sa batas. Weh? Ano ba yun? Tama ba yun? Nasa ba't? Hindi tama yun. I mean, sorry ha, kahit yung mga pinakadilaw dyan, ayaw yung mangyari sa inyo yun. Hindi patas yun. Kahit gano'ng kademonyohan ang ginawa ng mga Marcos, hindi tama yung ginawa nyo na to. Pinigilan nyo sila na sumunod sa batas, tapos gusto nyo ipakulong pagkatapos. Weh? Next. Sobra ginawa ng mga dilaw, especially mga Aquino sa mga Marcoses, hindi makatao. Tapos, galing mag-claim. Yun nga eh. Parang sila na lang ang mga diyosa ng democracy. Tapos ito ginawa nila. Alam nyo, pag in-rant ng COMELEC at ng Supreme Court, itong petition to deny due course, hindi ko alam ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano magre-react ang taong bayan. Dahil sobrang kababuyan yung ginawa na ito. Guys, there has to be a point where you have to draw the line. Hanggang saan ko bubugbugin ang mga Marcos? Hanggang saan ko bubugbugin si Lenny? Ako, halimbawa ako, high blood ako kay Chris Aquino. Kayo, pinagtatawanan nyo lagi si Bimby at saka si Josh. Pero ako, hindi ko pinakikialaman si Bimby at Josh kasi I draw the line. Pag personal na, hindi ako nakikialam. Hindi ko binibuisit yung mga anak. Kasi hindi na makatao yon. Si Inday, hinaharot-harot ko publicly. Pero ni minsan, hindi ko binababoy yung mga anak nila. Sila Sting,
stingray ba yun, sila stonefish. Hindi ko ginagawa yun. Kasi hindi makatao yun. Personalan na yun masyado. Yung ginawa dito kila Bongbong, ikukulong ka. Wala ka na nga sa kapangyarihan. Ikukulong ka pa para sa kasalanan na gobyerno ang nagpwersa na gawin mo. He? Ewan ko lang ha. Lukuhan to. Again, nakabuto Thinking Pinoy. DH ng mga DH. Kailangan ko ng maligo. Hindi pa ako naliligo eh. Signing out. May live pa ako mamaya. Don't feel fucking at me.